Parang taga doon. Yung mga taga doon. Ala, yung mga taga doon. Yung mga taga balahibo ko. Isang nakakakilabot ng mga yawan ng mga kababayan natin ang maririnig sa Cagayan Valley ang kumakalat ngayon sa social media. Ilang araw matapos manalanta ng Typhoon Ulysses sa ating bayan ay nagsisilabasa na ngayon ang mas malala at iba pang pinsala ang naidulot nito. Una na nating napanood sa mga balita ang pinsala ni Ulysses sa Marikina at Rizal. Pero ang lugar sa probinsya ng Cagayan Valley ay ngayon pa lamang tumatambad. Ayon sa balita, sa kasagsagan ng typhoon ay mabilis na umapaw ang tubig sa isa sa pinakamalaking dam sa bansa, ang Magat Dam. Dahilan upang malunod sa baha ang ilang lugar sa Tuguegarao, Cagayan at Isabela. Ayon sa ulat, nag-anunsyo ang pamunuan ng dam na magpapakawala sila ng tubig. Ngunit hindi ito nakarating sa mga mamamayan dahil ayon sa balita, ang kaisa-isa nilang pinagkukunan ng impormasyon na ABS-CBN ay naipasara kaya marami ang hindi nakapaghanda at sa kalagitnaan ng gabi ay doon na mabilis umagos ang tubig na naging sanhi ng pagkalubog ng mga nasabing lugar. Maririnig sa video na naghihiyawan ang mga tao na humihingi ng tulong. Parang taga doon, yung mga taga doon. Yung mga taga doon. Yung mga taga balahibo ko. Wala namang magawa ang iba dahil maging sila ay nasa gitna rin ng panganib. Ayon pa sa balita, bagamat umakyat sa kanilang mga bubungan ang ilang residente, ngunit maging ito ay inabot din ng tubig. Sumabog din ang ilang mga transformers ng kuryente dahil lang ang pagkakasawi ng marami dahil sa pagkakakuryente. Marami din daw ang namataan ng mga lumulutang na katawan ng tao na wala ng buhay dahil sa pagkakalunod. Hindi rin nakarating ang ilan pang rescue na bangka dulot ng malakas na agos ng tubig at sa kadiliman ng gabi. Hanggang ngayon ay naghihintay pa rin ang ilan nating mga kababayan na nakaligtas sa trahedya. Samantala, ayon sa ulat, ang mga tinig na naririnig na nagsisigawan na humihingi ng tulong ay mga bata na hindi na rin pinalad na makaligtas. Trending naman ngayon ang hashtag Cagayan Valley Needs Help upang maiparating sa mga kinaukulan at magawa ng aksyon at para matulungan ang ating mga kababayan. Labis naman na nahabag ang mga puso ng marami sa mga nakapanood sa video. At narito ang mga comments ng ilang mga netizens. Hindi ko mapigilan ang luha ko. Sakit sa naririnig kong sigaw, nakakadurog ng puso. Napakasakit. Lord, ikaw na po ang bahala sa kanila. Sobrang sakit ngayon lang ako nakarinig ng ganitong sigaw. Lord, please, tulungan mo sila. Nakakaiyak. Magpray po tayo para sa kaligtasan ng lahat ng mga kababayan natin na salanta ng mga bagyo at baha. Amen. Diyos ko, tulungan mo po sila, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Diyos naming mahabagin, tulungan mo po ang mga kababayan namin. Cagayan has one of the largest dams in the Philippines, which is the Magat Dam. It also supplies electricity in Metro Manila. They had to open gates kaya nakadagdag sa pagtaas ng baha. Plus we have the longest river in the Philippines, which is the Cagayan River at umapaw na din po. Valley po kami. Ibig sabihin, nasa gitna kami ng mga bulubunduking lugar. Kami po ay nasa Kapatagan, so prone po kami sa landslide. We are one of the largest rice suppliers in the Philippines. Please, we need your help po. My province is submerged into 15 meters deep level as of now. People died. People are crying for help. The help is there, but unfortunately, the water current is strong, so they had to stop. What we badly need now are prayers. Thank you.
Yung mga taga doon. Yung mga taga doon. Mamatay ba, balahibo ko?